Kung gaano man kagaan ang pakiramdam na makita ang mga kumukutitap na Christmas lights na nakadekorasyon sa rekas ng kulungan ng Presinto 4 sa General Trias, Cavite, ganito naman kabigat ang sitwasyon ng nasa higit 160 presong nagsisiksikan sa kulungang ito na ginawa lang para sa 70 katao. Kagabi lang, 3 preso rito ang itinakbo sa ospital makaraang mawala ng malay. Pero namatay din habang ginagamot ang 2 sa kanila. Sina Manny Libres at Christian Orbita, kapwa nakulong dahil sa illegal na droga. Patuloy namang inoobserbahan sa pagamutan ang drug inmate din na si Arnel Biticon. Sa dami ng mga detainees natin ay pwedeng nasufocate sila at hindi na kinaya. Pagdating sa ospital ay dineklara pong dead on arrival ng attending physician. Walang investigasyon dahil walang nakikitang foul play ang General Trias Police. Congestion daw ang ugat at naiparating na rin nila sa mga naulila ang sinapit ng mga preso. June 2018, nang madoble ang bilang ng mga nakakulong sa presintong ito, matapos na mapaigting ang kampanya sa ilegal na droga. Nakita namin ang sitwasyon ng mga preso doon kanina. Pawisan hanggang sa palikuran, okupado ng mga tao, nagbababad sa tubig at nagkakahawa na, di lamang ng sakit sa balat kundi pati ng tuberculosis. Sana po magkaroon kami ng proper ventilation po. Pangalawa, a week ago, nagkaroon po kami ng medical mission po rito, napa-x-ray po kami lahat. At meron po kaming mga kasama na may findings na merong mga ispat po sa baga. Sana po, ang RTC po dito sa amin, ay matulungan po kaming mababaan ng commitment para po yung mga kasama naming may sakit, ay makalipat na po ng BGMP. Ang diskarte ng pulisya ngayon, pinalalabas malapit sa lutuan ang mga inmate pasampu-sampu para kahit papaano'y maiunat lang daw ang paa. Dahil karamihan sa kanila, magana ang mga bintit paa. Pinapaligo natin sila sa labas, pinag-standby natin sila doon hanggang mga 6 hours bago nila ipasok ulit para at least guminhawa yung pakiramdam nila. Emil Sumangil, GMA News.